buuin. Kaya ka tumawag ng mga tao, makatutulong sa'yo para buuin mo yon. Ngayon, wala yon. Ibig sabihin, tatawag lang sila in aid of legislation daw, pero wala naman silang binubuong batas. Tingnan po ninyo, ilang tao na yung kanilang tinawag. Hindi nyo na mabilang kung ilan sila. Ilang tanong na ang itinanong. Ano ba yung threshold? Ilang tanong ba ang kailangan mo para mabuo mo ang isang batas na iniisip? Ang problema, wala silang binubuong batas. Kaya kahit 1,000,000 tanong o 34 na track na tanong ang itatanong nila, hindi sila titigil. Walang direksyon dahil walang legislative purpose. Walang limit. Ang ibig lang sabihin yan, hindi sila nag-iimbestiga in aid of legislation, but they are investigating in aid of prosecution. Isang bagay na mali at hindi pinapayagan ang ating salig yung batas. Ano po ang aasahan sa inyo ng taong bayan sa inyo pong paghangad ngayon na tumakbo po kayong senador? Pagpapatuloy ko yung aking advocacy na ang pamamahala sa ating bansa ay kailangan nakabase sa katarungan, sa pagkakaisa, sa katwiran at sa katotohanan. Hindi dapat nag-aaway-away ang mga leaders natin. Sapagkat pagka nag-aaway-away ang mga leaders, ang nagkakaroon ng epekto ay sa ating mamamayan. Kapagka ang mga leaders natin ay nagsasama-sama at nagkakaroon ng pagkakaisa, isang mabuting bagay yon. Titingnan mo halimbawa, ang lahat ng leaders iisa lamang ang direksyon, iisa lamang ang kanilang gawain, at lahat ng kaisipan nila ay nakatuon sa ikabubuti ng mamamayan. Naisip niyo ba kung gaano kalaki na progreso ang ibubunga nito sa ating bansa? Pero kapag nagsimula na mag-away-away, katulad ng nangyari ng mga nakahuling araw, pati ba naman na hopya ay pag-aawayan natin? Ito ay makikita mo na napakalungkot na mangyayari. Makukompromiso, mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa kapag walang pagkakaisa. So ang aking pagtakbo ay sumisimbolo, lumalarawan sa aking pagnanais na magkaroon ng tunay, ulitin ko, tunay na pagkakaisa. Kasi ito lamang ang basihan para umangat ang ating bansa. Congressman, napansin po namin noong nagkaroon po ng hearing patungkol po dito sa budget ni Vice President Sara Duterte, ay isa lang po kayo sa nag-re-raise patungkol nga po dito sa tinatawag na yung kaugalian ng Kongreso. Bakit po sa tingin po ng mga viewers, mukhang hindi po yata ginagalang ng mga kasamahan ninyo? Yun nga yung nalulungkot ako. Kaya lang, misan, intindihin mo na lamang sila. Lahat kasi ng mga nagtatangka na pagtatanungin ng Vice President, mga bagito kasi lahat yun eh. Ako, tumagal ako sa Congress, na-observe ako yung tradisyon at pagkagalangan sa kapwa sangay ng pamahalaan. Pagka executive department, legislative at saka judiciary, yung mga pinuno nito, dahil sa ang basehan dito ay pagkagalangan at pagtitiwala, hindi na tinatanong yun eh. Kasi paglalatag lang yun ng ano eh, ng budget. Ang ginawa nila, sapagkat pagito sila, di nila naiintindihan. Akala nila, yung pagharap ng Vice President ay investigasyon. Nakalimutan nila. Budget briefing lang yun. Hindi naman na ibig sabihin, kung masusundan namin yung tradisyon, hindi naman ang ibig sabihin ay pinagtatakpan natin kung ano man ang anomalya. Kahit anong opisina ng gobyerno, nakasulat sa atin sa likagwata, hindi makakaiiwas doon sa accountability. Lahat ng opisina, lahat ng naglilingkod sa pamahalaan, accountable tayong lahat. Walang iiwas doon, walang exempted doon. So iba po yung nagpipresent ka lang ng budget. Iba naman yung susuriin yung pagkakagasta ng budget. Kaya ang gusto nila, sila yung susuri. Ang gusto nila, kuha na lang sila. Kaya yung sinabi ko, di mag-resign na lang kayo as members of the House of Representatives, mag-apply kayong lahat sa kuha. Para sa ganun, tama yung ginagawa nyo. Huwag nyo uunahan ang kuha. Di ba? Doon kami nagkakaaway-away. Ngayon, kung hindi nila makita yung katwiran,
Wala na akong magagawa. Tinanggalin lahat ako sa komite. Okay lang sa akin yun. Kahit ano pang gawin nila, wala akong problema doon. Basta tilalaban ko kung inalalaman ko tama. Yun ang prinsipyo ko eh. Wala akong alam na ibang prinsipyo. Kundi yung tama at saka yung